Cathedral Church, Cebu City. Makikita naman dito, mga view dito lang. Ayan. O ngayon, papunta na ako, mag-umpisa ang kasalan. Dagalo kasi ako sa kasalan sa aking apo, para ko na rin apo. At mamayang alas 2 ng hapon. Ipapakita ko ang mga detalye dito o sa mga view ng katedral. Ayan si Juan Gurin. Okay, marami na ring mga guest. Ayan ang simbahan dito sa Cathedral Cebu City. Kung sa itaas ay hindi ko na ipapakita kasi masabang panahon para maulap. Ito yung breadcrumb, kunin mo. Ha? Ito yung sasakyan sa mga ikakasal. Ang sinasabi ko, parang apo ko na rin. Ano ba to? Anong kotse ba ito? At ayan ang mga guest. Mamaya, ipapakita ko ang kabuburan sa kanilang mga kasal. Ayan si Maylisa na magiging asawa na aking parang apo at inaabayan siya kanyang ama. Ito maraming mga guest sa kanilang kasalan. George, Cebu City. Ito yung magiginom at mag-umpisa na ang mga seremonyas. Sila yung pinakasal na. Ayan, nakikita mo, nakatalikod lang. Ayan, sa salita ng Cebuano lang to. Itatranslate ko na ang mamaya sa Tagalog. Ayan ang mga tanda sa pagmamahalan. Kaya ba't imaan sa pagkikumay? Ikasal yun. Kakasal talaga. Andito naman sa kanan ko, sa akong tuo, mo ang ginikanan ni sa Jiri ni Kumusino Jr. Jiri ni Kumusino Jr. Ipakita ko ang mga kanilang mga view. Lalapitan ko. Pwede ba ito? May mabang tanaw ka mong kanago? Ayan ang mga palatandaan sa mga pagmamahalan. Tulad ito. Itong mga ginikanan ni Jiri ni Kumusino Jr. Ibig sabihin ito ang mga magulang ni Jiri ni Kumusino Jr. Jiri,
barangay captain di si Pinipin. At marami din mga guest. May mga guest at mga kamag-anak sa kababaihan at sa mga kalalakihan. Kani kong sinasahid ang ibig ko din. Aron si Teresa o si Jose Junior, pagpuyo ng nalang sa pagdugma sa usa-usa o sa pagpintutan na walay pagdugat ni Ari Cristo ang Dugo. Sa pangalan ng Panginoong Hesu Kristo, ikinakasal sila. Binigay na yung sing-sing sa magiging asawa niya. Nga nagkakasal kay Jerry Nepomuceno Jr. at kanyang ginang na si Melissa Nepomuceno na. Kaya ikuklos na lang natin ito, ha? Okay, mamaya sa susunod naman ng kabanata. Special na halik. Ayan si Jerry, yung lalaki, Jerry ni Pumusino Junior. Yan ay para kong apo. O, ayan na. Special halik. Sa bagong mag-asawa. Ayan. At congratulations lang sa kanila. Yan ang ama ni Melissa. Magulang ni Jerry Pumusino, Josephine, o si Barangay Josephine Pumusino, at kanyang mister si Jerry Pumusino. Yan ang mga magulang na pinakasal na lalaki. Thank you.
ito na naman ang side sa ni Tumusino. Yan. Close na natin ito. Mamaya, mamaya. Pala si Mirai, oh. Dito si Mirai. Nasaan na yung iba? Ba ito, puro likod? Ah. Medyo masaya, di marami din yung guest o kaya maraming kamag-anak dito sa karamihan talaga ni kung sino. Sama natin dito kasi nanidito si Nelson. Oh. Si Nelson yung katabi ni Jerry ni kung sino. Yung kinasal. Saka ibang mga bisita. Ito, puro mga ulok. O, ayan. Okay, second round of sponsors, please. Hindi ko hindi ko matandaan kung ito ng mga grupong ito eh. O, ayan, mga, sa mga side. O, ayan, sundan natin ha. O, ayan. Ito ba yung mga flower girl? Okay, dali lang ha. Okay. At kukunan ko dito view ang mga guest. Papunta rin, nandito pala. Parang mga manikin to sila eh. Parang mga manikin ang tingin ko eh. Oh, si Miss Kim. Ay, Miss Kim. Misil pala ito eh. Ayan, nandito pala doon. Ayan, gali. Yeah. Ayan ang tunay na mag-asawa. Ayan, ha. Palapit nga. Okay, ready. Ayan. Ang bagong mag-asawa. Okay. Tunay na mag-asawa. Kining pagtambong ko sa kasal sa akong apo. Apo ba sa pinag-agawan? Huwag yung magkanimaw o kuha o picture. Kaya na nga no, gibiyaan ako kahit kung huwana ka, gibiyaan man ako na niya laguan. Muna nga pag-abot dito sa sulit sa simbahan, huwag ko makatarong o kuha o mga maayong posisyon. O pagkuha ko ng picture, kaya na nga no, gusto kong tanga mo apil sa kadaganan. Sa ako magkining, ikaw huwa na kahit mo kong gibiyaan ha. Kaya aron unta, puli-puli unta kami. Niya, iya man kong gibiyaan, babsaan na paingkan to. Una nga, ang kuha na, nako na to, putol-putol, walang maganda yun, kagi, di man ko, layo makayo ko, kaya di man ako makasunod, kidagan man ang nagkakuha. Palayoon man ko. Mukhang to ang nga, nahitabo. Ang ibig ko sabihin, nung dumalo ako sa kasalan nito, sa para kong apo sa pinsan, ay hindi ko nakukunan masyado ng magandang posisyon pagkat ako'y malayo. Itong lintik na pangalang Juan, iniwanan ako. Kaya dapat sana, nanduroon siya at sumasali ako sa mga karamihan. Kaya yun ang nangyayari. Medyo malayo, putol-putol ang kuha. Kada, ikaw huwa na ka, magkita rata. Talaga ikaw huwa, no? Magkikita rin tayo. Na, ang maayo ba na ani, sumbada na lang kini, oh. O kini, sumbada kini, tasol kini sa dama. Tanghaga sa dama. Ang ibig ko sabihin, ito, so, analisin mo. Hulbin mo to kung paano tatalunin ang green. O, papunta dito. Ay, papunta doon. Padulong dito ang pula, ha? Padulong dito ang pula. Padulong dito ang pula. Padulong diri ang green. So, sige, malakahulog kine.
Siyempre, muduso ka dire. Muduso sa dire. O yan. Kana. Gitagaan o para tablang green. Inisiya dili kini pang green 1, pang kinder kini. O di pa niyong masulbad na. Ambot lang. O. Para tabla ang green unang sulong nga pula. O, kay direkta sa tuo. Sa kanan naman, ha. O. Ipapaliwanag ko naman ko sa inyo. Kaliwat kanan to ang puzzle ko eh. Puzzle ko eh. O yan, ito position na yan, o. Papunta roon ang pula. Ang daman sa pula doon na. So, ang daman sa green dito, pag igalaw ito eh, siyempre dama na, o. Unang sulong ang pula. Tabla panalo ang green. Ang hindi ko sabihin, hindi ito pag-grid 1, pang-kinder lang ito. Pag hindi pin yung pag-sold, masusold na, hindi na kayo kinder. Pang-nursery na. O, yan. Analyze nyo. At maghihintay ako sa inyong mga kasagutan. Ako, tubaran ninyo, ha, nagbuhat ako sa inyong mga tubag.